Okay, so itong law of process, tama, sabi nga ni Joey or Agnes na ito ay dapat step by step at dapat expert, no? Expert yung nagtuturo. Or may nakarating na, or nadaanan niya na, no? So, nadaanan niya na, may alam siya, tama yung alam niya, no? Tama yung resources niya, yun. Kung message man yan, tama yung dumating na message. Hindi yung galing doon ang tinuro sa'yo. After ng number one, number four. Hindi na dumaan sa two and three, no? So parang sa McDonald's, di ba? McDonald's, kaya asensado, kaya ang McDonald's kahit saan tama yung lasa kasi may process. Hindi pwedeng dito sa Naga, ganito ang lasa. Pagdating sa Legazpi, ibang lasa. Hindi pwedeng ganun, no? Dapat pare-parehas, no? Kaya dito ang business natin, copy and paste. Pag sinabing copy and paste, lahat mo makukopya, no? Kaya dapat be careful kung sino yung susundan mo. Kasi lahat mo yung makukopya. Sabi nga nila, kinukopya mo yung isa na hindi maganda ang relationship, pati yung relationship mo hindi na rin naging maganda, no? So ganun yun. Kung ano yung kinukopya mo, yun ang mga kukopya, magiging ikaw. So sabi dito, we overestimate the event and other underestimate the process. So karamihan, gusto pumunta ng mga events. Alam nyo yan? Ah, nag-attend ako ng expo, nag-attend ako ng convention. Magaling na ako, naka-attend ako doon. Ito, mayroon na akong ano, may picture ako, nandun ako, katabi ko yung ano, magaling doon na diamond, no? Pero kahit attend ng event, no? Kung hindi dumadaan sa process, ay hindi magiging magaling. Naniniwala ba kayo doon? Yung laging nagka-attend, yes, laging nag-a-attend. Pero hindi. Yung sa customer, ma'am, na ano, na ano pangalan diyan sa mekaniko rin. Relate ako diyan kasi ilang beses na pinagagawa doon sa ibang lahi, balik nang balik yung trouble. Hindi naman kasi na ano, kumbaga parang ano lang, parang nilalawayan lang yung sasakyan niya ganun. Nabalis tapos balik na naman sa problema, ganun lang. Yes. Hindi siya natatama yung action na ano. Hindi tama yung ano is nanggagaling sa maling ginagamit. Kasi meron po tayong, katulad nga sa pagmimekaniko, maraming piyesa po ma'am, pero may mga piyesa po kasing mabababa yung quality na ano ginagamit, kaya mabilis matira. So, kung tayo naman na nag-aaral dito sa networking, kung tayo naman gustong mag-success, dun tayo sa may quality at may mga magagandang maitudulot o magandang maibibigay sa ating learning. Okay. So how about Maribik? Makapagsalita ba si Maribik? Ano sa ano mo yung process? So yung sabing we underestimate the event and we overestimate the event and underestimate the process. So karamihan, akala nila pag nag-attend na sila ng event, nag-attend na sila ng mga seminar, okay na. Kaya na, magaling na sila. Hindi na nila kailangan ng mag-prosesong step by step. Ano yung masasabi mo dyan, Bea? Walang sound. Wala kang sound. Hindi namin marinig. Hindi yata makapag-ano si Maribik. So, okay. So, ito, no? Yung event, kahit pala nag-a-attend tayo ng Zoom, everyday tayo nag-a-attend ng Zoom, kung hindi natin nasusundan yung step-by-step na itinuro doon, no? Lagi lang tayong nandyan sa Zoom, sa mga seminar. Oh, ako nag-attend ako ng seminar. Ang galing-galing ko na. Pero kung hindi mo sinusundan yung tinuro doon na process, hindi magiging kapatid, gustong pumasok. Ayaw, pumasok. Bakit kaya? Ipaulitin mo ba? Or i-share mo yung ano? Dati po hindi po ako makapasok dito sa isang cellphone, pero ginawa ko po is nag-sign up ako, ikinirik ko po dun sa Google account ko po. Sa Google. Sige nga, itry sa Google. Ano, strict, baka binago ng ano ang sistema. Ina-accept ng Google, kailangan mong i-accept by Google account you or email account mo yung ano, yung Zoom dito. Kasi minsan pag hindi naka-ano yung Zoom, hindi siya nakaka-open ng ibang ano,
Zoom meeting, webinar, lalo na sa private. I-share mo ba sa Google, sa email niya? I-share mo. Wala kang sound. Wala kang sound. Ka namin naririnig. Magpunta mo, punta po ma'am doon sa sign up po. Tapos mag-sign up siya doon. Tapos i-connect niya doon sa email account niya. Then, may mag-aano sa kanya ng email. I-ano niya lang yan. I-pindutin niya yung click. Yung click, pindutin niya din. May aanoan siya doon na pipil upan siya ng birthday niya. Then, magpa-process na po yun. Tapos, click ulit. Okay na yun. Dapat may ano siya, account pala siya. Parang ganun. So i-try natin na dapat makakuha siya ng ano, mag-sign up siya ng ano niya ng Zoom, 'di ba? Zoom account. Tama ba? Mas technology. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Hindi ka namin naririnig, be, Maribek. Wala kang sound. Wala kang sound. Oo. Wala. I-share mo na lang ano kung paano gagawin step by step. Okay, so sunod, sabi nga, ano daw yung event? So, sabi, ang event daw nakakapag-discourage ng decision, no? Kaya importante na makarating ng event. Kasi ang event, lalo na ito, may padating tayong event, ang tawag expo. Dito sa expo, mai-inspire sila kasi dito sa expo, merong show, merong may kanta, may sayaw, yun, no? May mga raffle, no? Itong expo, may mga raffle, pero dahil hindi tayo, wala tayo doon, medyo ano, yung mga prizes hindi natin makuha. But may meron din na pang ano, may nananalo din na virtual, no? Sa mga expo. Kaya lang ngayon, ang expo, may ticket talaga yan. Kahit sa ano, sa ibang ano, may ticket, diba, yung expo. So yung mga malalaking event, encourage decision. So ibig sabihin, pag pumunta tayo doon, mai-inspire tayo, ma-ano natin, ay, didire-diretsuhin ko na to, no? But yung process, ang process, encourage development. Diba, napansin nyo ba yan? Na habang tayo step by step natin ginagawa, parang gusto nyo, ay, gusto kong mapakinggan uli yung susunod na step. Na napansin nyo bang ganyan, Agnes and Joey? Ang event, pag nag-attend ka, nai-inspire ka. Pero yung inspiration mo, mamaya, madadown din, no? Pero pag process, itong step by step na ginagawa natin, parang nai-encourage ka ma-develop. Yan ma'am, totoo yun ma'am. Kasi hindi mo pwede na ano, dun sa relationship na lang sa mag-asawa po. Makita mo gwapo nung nakilala mo na siya yung tunang niyang ugali. Wala na. Yung, ayoko nito. Ganun lang. Pero yung the process na, araw-araw kayo, nagliligawan kayo, yung committed kayo sa oras-aras, yun yung ano, nagtatagal yung relationship. Kaya nga, yun ma'am talaga yung, si Mrs. talaga yung ano, yung nandiyan siya nagagawa. Ay ma'am, naririnig na po ako ma'am. Naririnig ko na. Ay, meron na. Nakapasok na siya. Turuan mo magpasok. Ayun, sinabihan ko na po siya na mag-sign up sa ano Zoom. Pero nung Friday po, nakapasok po siya sa prayer meeting namin. Ilang beses na daw siya na kahapon din gusto siya pumasok dito pero hindi siya makapasok kahapon. Ano na nga, private kasi to itong Zoom. Kaya kailangan siyang i-connect sa Google account. Kailangan niya mag-sign up. Kaya sinabihan ko na nga siya ngayon na mag-sign up para direct ano. Okay. So ayan itong Maribek dito. So ang event, 'di ba? Pag nag-attend ka ng event na inspire ka, no? Parang gusto ko nang mag-try hard, talagang okay to. Pero mamaya, nawawala din, no? Pero yung process, katulad nito, ang process, step one tayo ngayon. O tomorrow, ganito na naman. Di ba na-feel na nyo yung na-i-encourage na ma-develop kayo? Na agree ka ba dyan? Maribek? Nawala, hindi siguro narinig. Na-agree ka ba dyan, Ben? Opo. Oo. Mas okay, di ba, ang process? Yung yun nga po, mas maganda nga po pag may araw-araw talaga na ka-attend po ng Zoom kasi po mas lalong na ano,
na hihikayat ka po ma'am na ano, kasi once na nag-stop ka, parang maano, depende po sa mindset ng isang tao. Kasi ako po, kagaya ko sa akin, kahit wala po tayong Zoom, siguro same din ni Sir Joey at ni Ma'am Maribik po, na kahit po walang Zoom, nanonood po ako ng mga ano sa YouTube para din magka another learnings. Kasi kung titigil po talaga ma'am, parang ka mag from the beginning ulit. Kasi mahirap po sa ganitong situation, mahirap po nang mag-i-stop over ka. Tapos babalik ka na naman sa una. Kakalawangin, no? Yung sa akin po, itong tenga ko, lagi na lang nakasarap ako ng headset. Hindi na nakatanggal. Kasi ano, tuwing wala po, katulad po kahapon, diretso po talaga yung wala po nung 8 ng, ano yun, isa po tayo. Hanggang hapon na po yun, hanggang gabi na nga. Pag malubat na itong isa kong headset na Bluetooth, yung isa na naman gamitin ko. Kasi sabi nga ng amin ko, bakit ba yung headset ko lagi na lang sa tenga mo, hindi na napatanggal yan? Hindi ka ba nabibingin dyan sa kakaano? Pero yung isa lang naman nilalagyan ko, kasi pagtawagin lang ko, para marinig ko yung mga ano nila. Kasi na, yung mga video niyo po, man, yung paano mag-present, yung mga ganun, tapos minsan yung mga worship, tapos yung iba naman, yung mga motivation na mga ano, yung mga katulagan, bakit yung mga ganun. Yun po, ulit-ulit po na pinapakinggan. Kung isa naman nakinig ako sa mga walang pinta na mga ano dyan, wala naman ako matutunan. Yun po, ulit-ulit po na pinapakinggan, mga ganun. Tapos yung mga na, dati natin na mga video, mga ganun. Yun po ang pinanong ko. Kasi habang gumagawa ako, may pinapakinggan ako yung ganun. Kasi nasanay na rin po ako na habang gumagawa ako, may ano ako pinapakinggan. Parang nalilibang na lang ako, nawawala yung pakinggan ko, yung mga ganun po. Parang ang pakinig mo dito parang drama. Para ng ano, soap opera yung drama sa ano sa TV, 'di ba? Parang ano kaya yung kasunod, parang gano'n, no? So that's parang po yung habit po. Yung habit daw po, hindi daw po namamalayan na yun na po yung ginagawa mo. Kagaya ko po dati, maano pa ako manood ng mga videos, mga ano sa Facebook. Pero ngayon po na ano ko na hindi na po yun hinahanap ng conscious mind ko. Kasi yung hinahanap na ng conscious mind ko is yung more on ng pag-aaral po. Mm-hmm. Ayan. So ibig sabihin, it's going the right way, no? So sabi, itong encourage decision and motivates people. Ang motivation sandali lang, no? Nawawala, parang apoy tapos nawawala, no? So, pero ito encourages developments, mature, nagiging mature tayo dito, di ba? Dati para tayong bata, ganito. Ngayon, parang nagmamature na tayo pagka itong development, itong process ang ginagawa natin. So, ang sunod is a calendar issue challenges people. Is a calendar issue challenges people. So yung calendar, ibig sabihin yung ating ginagawa, no? Yung calendar, nakakapag-challenge. Gumawa tayo ng calendar, di ba? Yung blocking calendar natin. Ginagawa natin kasi natcha-challenge tayo. Dapat gawin ko talaga to. Sinulat ko na to eh, no? So yung gagawin ko to, no? Of course, kailangan ng effort. Push, no? Is a culture issue changes people. So yung calendar, china-challenge tayo. Pag sinulat natin, parang natcha-challenge, kailangan ko tong gawin kasi sinulat ko to dito. Dapat may result ako, dapat masundan ko. Kumbaga, kailangan ng power, no? Power ang kailangan. Pag wala kang power, hindi mo magagawa, no? Event ang tawag doon. Kasi sinulat mo, gagawin mo kasi ayan, may challenge. Ayaw mong matalo ka sa challenge, no? Pero yung process is a culture issue. Culture. So, ibig sabihin, bakit tayo merong everyday? Culture na natin. Bakit meron tayong every Friday? Kasi culture na natin, no? So, dahil culture na natin, nababago na tayo. Na pag ganitong oras, ay, meron na kaming ano, parang automatic, di ba? Nagiging automatic. So, ito yung process, automatic. Kaya, di ba, last time, meron akong event noon, nung Friday, no? May event ng lead. Hindi ko na panood yung lead dahil meron tayong Friday na Zoom, kila Miss Kay na. So, yung culture, yung dedication doon, nandun.
kahit nasa labas kami, 'di ba, dahil process 'yon. Sabing magtuturo si Tad kahit nasa restaurant kami, eh, nagturo siya, 'di ba? So, 'yun ang parang natural na 'yon sa amin, hindi na mahirap. So, yung event daw is easy. Ang event yung madali lang gawin. Katulad nito, oh, sige gawin mo 'yan kasi may regalo ka. Ah, okay, gagawin ko kasi may regalo. Pero pag walang regalo, hindi mo gagawin, 'di ba? So, parang ganun yung mga bata, 'di ba? Bibigyan kita ng candy. Oh, mabait ang bata, maglinis or whatever bibigyan. Gusto ng bata ang gawin, no? Madali lang. Pero itong process, mahirap. Mahirap maging process, mahirap maging habit, 'di ba? So, it takes time. Yung maging process talaga na ano na, kumbaga, nandyan na sa buto natin, medyo matagal. Diba? Matagal, ano, matagal lumambot ang buto. Matigas na buto, matagal lumambot. No? Kailangan ng process. Yung napag-usapan namin ni Sir Joy kahapon. Mahirap palambutin yung buto. Diba? Ang matigas, mahirap palambutin, no? Mahirap palambutin, no? Pero kung anuhin mo, i-microwave mo yan, yan na yung event. Microwavein mo, eh lang, lagi ka na nagma-microwave. So, itong difficult, difficult siya, difficult palambutin, pero pag napalambot, takes long time, no? Tigas naman ang ulo nito. Ang hirap naman itong anuhin, turuan. Pero pag natuto yan, no? Dahil matagal mong tinuruan, nagkaroon na ng habit, 90 days habit, di ba? Eh sabi ko 3 months yung exercise natin, yung pagpapayat. 3 months, hindi 1 day, hindi 1 month. 3 months para may maging culture, maging habit na. Oh, it's difficult ang process, no? Ang event mabilis. Gawin mo na ngayon. O sige, ano tayo mag contest tayo, gagawin mo kasi contest. Kaya mo bang gawin every time na magko-contest? Syempre hindi, 'di ba? So, leadership in many phase influence kailangan, no? Ang influence. Dapat marunong ma-influence natin sila katulad nung influence is leadership talaga, 'di ba? Kung paano mo sila mahihikayat diyan sa ginagawa mo, no? Then pangalawa is navigation. Iga-guides natin, no? Pag walang guide, makarating kaya tayo. Baka makakarating tayo, inabot na tayo ng siyam-siyam. Straight lang pala, nagpaliko-liko pa tayo, no? Na, dapat may nagna-navigate sa atin. May GPS tayo. Pag may GPS, alam na natin. In 30 minutes, makakarating tayo sa pupuntahan natin. Pero bigyan mo ng map, hindi pala marunong magbasa ng map, pinabaliktad-baliktad na yung mapa. Saan ba dito ang umpisa? Di ba? Nag-ikot-ikot na nawala tuloy. No? Hindi marunong magbasa. So, dapat may nagna-navigate. No? So, ang leadership din is empowerment. So, dapat ini-empower natin. So, ano yung way na mai-empower nyo ang isang nililid ninyo? Paano ba na-empower? For example, si Maribik. Paano ni Maribik na-empower yung kanyang husband? Sige nga. Paano niya na-empower na mag-share? Anong ginagawa ni Maribik para ma-empower niya yon? Yun po. Kasi sinabi ko kasi sa kanya na supportahan niya ako kasi siyempre wala naman siya masyadong nagawa doon, so may time siya na yung product na sa kanya, may time siya na i-share ganun. Tapos sabi niya mas mabuti titikman daw muna niya yung para siya mismo hindi ba siya mahirapan mag-share na doon na ay maganda ito, tapos siya pala hindi niya na kaya sabi niya. Kasi din po kasi siya ma'am yung parang medyo kilala sa bayan namin kasi matagal na siya doon. At saka yung bagay pala kaibigyan siya yung mga ganun. Yung sabi niya, madali lang maniwala sa kanya yung mga tao. Kaya kailangan niya talagang subukan muna para pag-share niya doon sa mga kaibigan niya. Yung parang, maganda talaga kasi ito yung nangyari sa akin. Yung ganun. Yung parang talaga may proba na maganda talaga yung namin. So ano na siya, kung baga kilala pala siya doon, ibig sabihin maganda rin yun, may connection na siya, may relationship na siya doon sa lugar ninyo. Opo ma, may ano kasi siya doon, iwan ko bakit gano'n siya, yung parang kilala na siya lahat doon sa ano namin.
Magaling yata siya mag-influence. May influence siya doon. May influence siya. Ano po siya, ma'am? Yung talagang maano siya. Yung pagkang marunong kami sa tao. Halimbawa, hindi niya kilala tapos makasalubong sa daan. Nag-ano talaga siya yung magandang gabi o umaga. Ganun. Yung talon, nahingi talaga siya ng ano, yung magandang umaga po, yung magandang gabi. Kaya hindi niya po kilala. Kaya namawis niya maano yung tao. Yung ganun. So mas ano network, mas networker yata siya kaysa sa iyo. Kasi siya yung networker. Pero ano po, marunong magsalita na yung tuturuan mo magsalita, yung mag-explain. Kaya nga sabi ko sa kanya, sa tuwing ano mo yung supplement, huwag mo sabihin na gamot yan. Huwag mo sabihin na gamot. Sabihin mo, supplement yan. Kasi iba yung gamot sa kanyang supplement, sabi ko sa kanya. Kasi hindi siya kasi marunong mag ano na ganyan. Ano, parang ano din siya. Yung gano'n, iba yung ano. Tuturuan mo siya. Yung lang. Pero maano. Yan yung ano, pinakita mo na sa kanya yung presentation, i-explain mo kung ano yon, para saan yon. So siguro, para saan, no? Kaya nga po. Pinasa ko ang sa kanya yung ano, yung video ko, saka ano, pag sabi ko, pag may magtanong about yan sa supplement na yan, yung pinasa ko sa kanya video, yun din ang ipasa mo sa kanila para makita nila yung ano. Papraktisin mo mag ano, mag-translate, no? Kasi meron kang itatranslatean diyan, magpe-present tayo at itatranslate mo. Marunong ka magsalita ng salita nila, 'di ba? Medyo marunong. Oh, ayan. So iyan ang the way natin na empower, no? So how about Agnes, paano ni Agnes ini-empower yung iba, yung ibang tao, yung yan, yung mga team mo, paano mo siya ini-empower? O yung husband mo, paano mo ini-empower? Simulan ko na lang po, ma'am, sa asawa ko. Kasi po, ma'am, yun nga, tama po yung sinasabi mo na nai-empower yung isang tao because of the dream. Kasi kung hindi mo talaga sila bibigyan ng assurance kung bakit mo ginagawa yung ginagawa mo, yung dream. Mm-mm. Bakit mo ginagawa ito? Because of a dream. Kasi gusto kong may maabot ako. Gusto kong maabot yung pangarap. So, yun yung tinitin. Yun yung way na. Yun yung way na ano ko, sinasabi ko sa kanila. Kasi hindi naman sila po makikinig kung sasabihin ko sila yung agad yung about the learning na natututunan ko po. So, mag-i-start po ako because of my dream. Okay. Yun po, ma'am. Ayan. Okay, that's good. So yung dream, isa yan na master nung isang ano, pito ang diamond niya sa baba niya. So hindi niya man direct yung mga dun sa baba, may mga diamond, no? Hindi daw siya nag-explain ng product. Hindi rin daw siya nag-explain ng present ng ano, compensation. Dream lang daw pinapakita niya. Kasi po, ma'am, asawa ko, di ba po, nag-deliver po sila. Kaya din gusto ko din siyang mahikayat. Kasi marami po silang customer. So, mga customer nila may mga pera kasi nag-order na po ng manok, may mga business. So, yun po yung gusto kong i-push. Yun ang gusto mong ano, maging member mo yung mga may-ari ng manokan. Yes po, yun po. Kasi yung mga ano po, may mga sakit, may mga iniinda din po na may sakit. So, kaya po gusto ko din pong makaano kasi gusto kong sumama sa asawa ko pag nag-deliver kasi para po ako yung mag-aano. Ah, that's good approach. Magandang approach yan, be. I think that's good. Na sasama ka tapos ikaw yung ano doon. Siyempre, kakausapin ka nila, di ba? Ngayon kita nila, oh yan, asawa mo, oh, nagbi-business ito, ganito. Oo. Magandang ano yan. So how about Joey? Paano ni Joey i-empower yung mga nasa palibot? Nakaano, ma'am? Hello po. Nakadepende, ma'am, sila kung paano sila mag-approach sa akin. Kapag isnabero din. Kung paano sila, ano, ganun lang din ako. Mag-flow lang din ako ng water. Na, ano. Delikado na ano. Humor ang pag-ano ni Joey, pag-empower, yung kanyang humor. Kapag ang tao, yung malungkot ba na ano, yun, nagjo-joke ako, yung mga ano, yung talagang ano. Kasi, ano na yung utak niya, we? Hindi na siya nakikinig, eh. Sabiro, ano lang siya. Kung hindi siya maano. Depende sa tao yung pinagtitil mo ng story. Yan lang po.
ayoko rin pahirapan yung sarili ko na ano kasi pag kasi di ba po ma'am sa dami-dami natin na story. Depende po talaga sa tao na nakakasala mo o nakakausap natin kung paano natin i-deliver yung story natin. Ayan. Dapat daw talaga yung story magaling tayo. Kaya dapat meron tayong mga drawer. So, may mga story kayong naririnig. So, yung mga story na yan, minsan isulat nyo. Story of manok or story of ano. Yung maiksit lang, no? Story. Para pag nakita nyo, ay, oo, may story ako. Bagay to dito about manok, about that, kung ano, no? So, yun, gagamit. Kasi ginagamit ko rin yan. Yung story yung ginagamit ko, galing din sa mga tao nag-tell ng story. So, mention, ma'am, may, ano, may dagdag ako. Kapag tinatanong ko, may love life ka na ba? Tapos yung ganun. Yung story na wala siyang love life, yun ang ipapasok ko. Kung ano yung wala siya, yun ang iyan ko para makamit siya. Yep. Magkaroon siya, no? May love life ka na ba? Wala pa akong love life. O sige, kwentuhan kita ng love life. Ayan, that's good also, no? Kasi kailangan natin na may iba-iba tayong character. Kasi kung isa lang yung character na kaya natin, paano pag ang kausap natin ibang character? Diba? Dapat meron din tayong kahit paano papaturo tayo kay Joey ng konting jokes, no? So, ayan. Then, sunod, relationship, no? So, ito yung leadership is relationship. So, tama yung sabi ni Maribik na kaibigan na ng asawa niya yung mga nandun. Hindi niya alam kung bakit. Magaling siya sa relationship, no? Katulad kay Agnes, habang nagdi-deliver yung husband niya, yung mga tao doon na kaibigan niya na, di ba? Parang ano na siya noon, parang kamag-anak, parang gano'n na yung dating. Si Joey, yung mga friends, para na rin kaibigan, family na si Joey. Diba? Ano po nga, mahina yung boses niya? Relationship, about sa relationship, is ano din yan, isang leadership din. Yes ma'am, naniniwala ako din. Kasi kung walang relationship na ano, di dapat, pinalis na ako ng misis ko, wag ka dito. Diba? Kaya may love life talaga, ma'am, yun sa ano, sa love. Diba? Karoon na ng... kung pinalis... Leadership yan, Joey. Mm-mm. Yung sa sinabi niyo, ma'am, na padala ko na ano, yun. Kasi pinagkatiwala ko sa kanya, nasa kanyang ATM ko. Pag oras na kinaskas niya ng kinaskas at wala ako nakita dun sa ano, magtatalo kami niyan. Yan, maging ano siya. Kaya, ano siya. Pero may time na nagagalso niya kahit ano, pero control ko pa rin siya na hindi ano, ako pa rin na kahit nahawak mo, magpapaalam ka sa akin na ano. Kaya hindi kita kakausap, hindi kita tatabihan kahit na magkanda iyak-iyak ka dyan. Hindi matatabihan. Sinasabi ko. Okay, matindi ang ano. Matindi ang ano ni Joey, ang tawag dito, may kontrata, no? Then sunod, ang leadership din is timing. So, okay, ano may share ninyo about timing pala? Hindi mo pala pwedeng i-lead ang isang taong hindi pa ready. Any experience? O, sige nga. Sino? May kwento po ako dyan, ma'am, sa ano, sa timing. Kahit daw gaano, may lima daw na butiki. Yung ano, yung isa is todo hataw, gustong maghataw, pero kulang naman sa learning. Yung isa, sige, yung sa una lang itong gusto. Yung isa naman is prosedido, sige, yung pag narinig niya na yung ano, sige, pupush niya agad. Pero wala naman, kulang naman sa action. Yung iba naman is ano, nakikinig lang, at yung iba naman is nagsusupport lang. So sa dami ng sa limang butiki, ni isa wala man lang nag-join. Kasi wala. Mali yung ano. Magpalakpak nga po sila. Papalakpak sila, mahuhulog sila. Uh-uh. Pero wala silang, hindi sila nakakapit. Yung apat nga yung mga ano nilang pwedeng kumapit. Kahit yung isang kamay, walang kumapit. Kasi hanggang sa una lang po sila. Wala pa sa timing. Kasi nga po, hindi pa nga po sila in timing na wala po silang alam na mas lalong mag-aan po po siya kanila para gawin yung isang bagay po. Hindi sila equipped, no? Hindi sila equipped. May kulang, no? May baril sana, hindi marunong mag-shoot o walang bala, nakalimutan yung bala, may baril sa ipofok-fok na lang yung baril, no? So, yun, timing. So, yan, timing is very important. Kaya, pag ang relationship natin, kaibigan na natin, titingnan pa natin ang timing. Kasi, sabi mo, ay, ayaw, sabi niya, ayaw niya eh. Yun pala, may problem pala siya.
yung pala, nang bababae yung asawa niya or yung nang lalaki ba? Di ba may ganun? Wrong timing pala, no? May ganun, no? Meron naman yan. Yung ano, alam ko, relate kayong lahat dito sa sasabihin ko kasi ako lalaki. Kapag po ang babae may monthly dalaw, bawal mag-joke yan. Bawal mag-joke. Hindi mo mapapabili yan. Hindi mo painom ng reserve. Ayoko ng reserve. Meron din akong reserve ngayon. Sabihin sa'yo. That's good. Tama yan. Ha? Ang good timing. How about Maribik? Anything about dito sa timing? Sa akin po, katulad po dito sa mga amo ko, yung kasi una, gusto ko talaga sila, ano sila, yung about na dito sa ano. Ay, nung una po, sila po yung nagtatanong sa akin kung bakit daw ako lagi may pinapakinggan, yung lagi daw ako, parang lagi daw ako abala sa anak, ano po. Tapos minsan, nagpapaalam din po ako sa kanila. Lalo na pag may presentation tayo, nagpaalam ako na doon po ako sa sala mag-atambay kasi may presentation niya, ako yung mag-host mo, gano'n. Sabi nila, ano ba yung ano mo? Ano ba yung pinagkabahan mo? Yung gano'n. Sabi ko, ano, may ano kasi ako, may business kasi ako na ano. So, kailangan ko ako yung mag-host maya, gano'n. Tapos sabi ko nila, ah, gano'n pala, mayroon ka pala, ano ba yung business mo? Yung gano'n. Tapos, yun po pa, unti-unti po kong sinabi sa kanila na gano'n. Kasi hindi naman yung babae, hindi po marunong mag- English, kaya parang inaano ko lang kayo, dinadahan-dahan kasi pag, siyempre, ako hindi din po ako masyado magaling pa mag-arabic, so parang inuunti-unti ko siyang mag, yung sinasabi ko sa kanya nag-arabic. Tapos, mula po nung, sabi ko, parang sinatiming ko po sabihin na ganyan yung mga product, yung mga ganyan yung ganito, para ito, sa ano, yung ganun. Kasi kung biglain ko po kasi siya na ano, hindi po kami dalawa mag-iintindihan kasi hindi siya marunong mag-English. Ako din, marunong naman ako mag-arabic. Pero punti lang kung hindi po talaga lahat. Sabi ko, kaya dinadaan ko na lang doon sa amo kung lalaki yung mga video na yun. Tapos pinapakita naman niya doon sa amo kung babae. Kasi yung amo kung babae, nagtatanong kung ano daw yung pinasap ko, yung ano daw yung ibig sabihin ng ganun. Tapos, yun po, din inilagay ko po sa timing. Kasi mahirap naman po na mag-ano na lang ako na ganito yung bisan ko na gano'n yung explain ko sa kanya na hindi naman tama yung pagka-explain ko. Maano naman, mali naman yun. Imbis na magka-interest niya na gano'n, imawala ko yung gano'n. Kasi mali-mali na pala yung ano ko sa kanya. Yung gano'n po. Kaya sabi ko, nilalagay ko sa timing yung ano ko yun sa kanya. Yung talagang yung gusto ko, yung perfect ba pagka-ano sa kanya at least. Pag magustuhan niya, talagang wala siyang sabi na, ay, explain ka, hindi naman pala tama, yung gano'n. Kaya inano ko po, dinadahan-dahan ko po hanggang ngayon. Yung anak niya na nagtatanong kahapon, yun po, parang inano ko po sa kanya gano'n. Kasi hindi din po marunong mag-English yung anak niya, kunti lang po. Kaya inano ko po sa Arabic na, kunti lang po yun. Sinasaan ko siya ng video, yung gano'n. Ah, gano'n. Gano'n pala, gano'n. Kaya ngayon po, ma'am, pag nakikita po nila ako na nag-headset, yung parang nagkukonsentrate ako, hindi po nila ako pinapakialaman kasi alam po nila na, alam po nila may pinapakinggan ako na about sa business. Kasi sinabi ko sa kanila lahat, ayaw ko naman na itago sa kanila na may pinagkabalahan ako para sila din po, parang maanihan din po nila ako maintindihan kasi alam po kasi nila na ako po yung breadwinner sa amin. Parang bang sinusuportahan na lang nila ako na minsan nga naawa sila sa akin, binibigyan nila ako ng pira, yung ganun para daw bigay ko din sa pamilya ko, yung ganun lang yung sa mga kapatid ko na may sakit, yung ganun, yung parang yun lang, yun po ang nanahan ko dito sa kanila, yung bagang parang nauwi din ako dito umalis sa kanila kasi kahit minsan yung amo ko babae kahit sinutupak, pero ano marunong siya umintindi at saka yung may pakiramdam siya na halimbawa, may sakit ako, pinapahinga ako, kung anong mga ano ko, binibigyan ako, yung gano'n. Hindi tulad sa iba na kahit ang sakit, hala, todo, tarbaho, yung gano'n. Dito, yun lang po, Kaya nilalagay ko po sa timing yung ano ko para hindi po sila, hindi po nila masabi na inaabuso ko yung mga kabaitan nila na ano sa akin, yung gano'n po. Kaya, dinandahan ko lang, nilalagay ko sa tamang lugar yung pagsa ano ko sa kanila.
Kasi ayaw ko naman na sabihin nila, nag-aabuso ko, inaabuso ko yung mga nila, ginagawa nila sa akin, pinapakita nila sa akin. Diba, Isa? So good. Itong timing, magaling kayo sa timing, nakukuha ninyo yan. Ma'am, may dagdag din ako. Okay. Yung mga kasama ko sa trabaho, alam din nila to na kapag ang ibang lahi, pag dumating yung amo, ay doon magkakalampag. Ibig sabihin may trabaho, pero wala na yung amo. Ibig sabihin, timing na, nakaupo na. Pwede ba yun, ma'am? Yun yung gawain na picnic yun nila. Sa ating kasing mga Pilipino, hindi niya natin gawain. Yung gagawa lang tayo pag andyan na yung amo. Yun nga sabi niya, sa perfect timing, it takes time. It's perfect timing, pero nakapit, nakadepende sa atin yung time. Dapat tayo yung kumokontrol ng time natin. Oo, dito so, ma'am. At least dito, alam nyo yung mga timing. So, lahat ng bagay, may timing talaga, no? Kung gagawin mo, ipagpipilitan mo talaga. Minsan, hindi, magkakasya. Hindi. Di ba may time na gusto mo, nagmamadali ka? Sabihin sa drive, no? Nagmamadali ka. Sa kamamadali mo, hindi ka tuloy nakapunta, no? Nasiksik ka tuloy doon. Pero kung tamang timing, no, antayin mo lang muna, ito na ang right time mo, saka ka mag-go, makukuha mo. So, lahat ng tao, hindi daw ibig sabihin ayaw nila. Meron pa kasi akong opportunity ngayon. May iniinom pa kasi ako ngayon, no? Kahit ako sinabi, may iniinom pa kasi ako ngayon, pwede bang i-cancel ko muna yan sa'yo kasi meron akong iba na iniinom ngayon. So, okay. Pero, right timing, may time dumating. Sabi ka, kailanganin na yung supplement. O di ngayon, di meron na naman. Balik na naman sa umpisa, di ba? Balik na naman sa dati. So, okay yung timing. Sunod is momentum. Ano ang momentum? Ano yung experience nyo? Ang momentum, kita nyo ang eroplano. Ang eroplano, dapat mabilis. No? So, sa umpisa sa ating business, so ito, ang ginagawa natin itong process, hindi ito mabilis. Slow ito, no? Bakit slow? Para ma-equip. Kumbaga sa eroplano, dapat ang eroplano bago aalis, 'di ba? Chinek lahat ng mga mekaniko, 'di ba? Lahat. Tama, may gasolina kasi baka mamaya makulangan ng gasolina, no? Yung ano ba, yung check, 'di ba? May manifest ang tawag doon, yung number 1, number 2, check, number 3, number 4, check kasi pag lumipad yan, may karag-karag, may problema. So once na na-equip na kayo, na-equip na, no? Tayo, kahit ako nagtuturo ngayon, pero ako din ini-equip. Habang nagtuturo ako sa inyo, natututo pa ako, no? Nadadagdagan, no? So ngayon, na-equip, once na tayo ay equip na nung skills, personal development, leadership, no? Alam na natin kung anong gagawin. Ngayon, mag-aarangkada na ang eroplano, no? Mabilis. So, mag-aarangkada. Pag hindi nag-aarangkada ang mabilis, ang eroplano, aakyat kaya sa ere? Hindi. So, dito sa networking, ang isang momentum na sinasabi, in short time, no? Mahabang panahon, mahaba ang running ng eroplano, di ba? Sa runway, mahaba. Then, di ba pag arangkada mabilis, sandali lang, short time. Pag nandito na, slow. So, ano sa tingin ninyo ang momentum ng network marketing? Saan kaya ang momentum? Yung sa networking po, ma'am, sa una po talaga mahihirapan siya. Yun nga, slowly talaga. Kasi from the start, from the beginning, kailangan mong matuto. Kailangan mong magbigay ng ano sa sarili mo, yung growth, yung pagdidiscipline, yung dyan na po yung lahat na control mo at kaya kung ano yung gagawin mo. And then, once na naka-step up ka na, dyan na po, mas magiging mas faster na yung ano mo. Then yung pag naka-faster ka na, yun na po yung sinasabing action. Kasi once na nag-take ka ng action, magiging faster yung move ng networking mo. And then, once na nag-faster na at na-achieve mo na yung goal mo, meron ka lang. Then, it takes, dyan na po napupunta yung slowly ka na po, nasa task ka na po.
Okay, that's good. So yung slow muna, no? Kasi mag-i-equip muna. So how about Joey? Saang parte ng networking dito sa business natin? Saang, anong momentum, anong parte kaya ang pwede magkaroon tayo ng momentum? Hello po, ma'am. Ako po, ma'am. Anong part? Doon sa ma'am, sa sinabi niyo na ano, yung hawak na yung chok, yung kami na may hawak ng chok, natin ko yun na yung part na yun. Okay. So yun, momentum. Pag nagulat sila na dati hindi lang kumikibo si Joey, parang nananahimik, no? Nananahimik. Boom! Nakita nila! Nasa page ng Jones Philippines, main official Jones Philippines, nandun si Joey as speaker. Diba? Sabi nila, itong hindi nga namin to pinapashare doon sa Zoom. Ngayon siya na nagtuturo. No? Hindi nga namin siya pinapaano, gusto niya mag-volunteer. Hindi namin pinavolunteer. Kasi hindi pa siya marunong. Ngayon siya na ang nagtuturo. Okay, so that's good. How about Maribik? Saan party kaya ang momentum dito? Yung ano po, ma'am, yung katulad din po sa kanilang dalawa, ma'am. Yung mga business saka si Joey. Same lang. Yung ano. Siyempre, pag bago pa lang, siyempre, nandyan talaga yung mahirap pa yung ano kasi hindi pa nasa learning pa lang po. Kaya kailangan talaga na ano, ang yun nga, yung mahalaga talaga pa na napag-aralan na saka hindi ka naman basta-basta makapag ano kung wala kang alam, ano naman sabihin mo sa mga ano, wala kang tanong alam. So, kailangan pala una talaga pag-aralan saka before na po yung mga ano. Tapos yun po yung sabi, follow na din po yung katulad kay Sir Joey po na yung ano, yung hahawak ng chok. Hahawak na ng chok. Ayan. Okay. So, that's good. So, usually, ang momentum, no, in small time. So, alam nyo yung Chinese bamboo, di ba? Chinese bamboo. 5 years, hindi tumutubo. No? Ang liit ng bamboo, hindi tumataas. Parang gusto mo nang tanggalin tong bamboo na 'to, hindi naman yata tututubo, no? Pero magulat ka, makikita mo pa after ng 5 years, boom, dumidiretso. Gugulat ka, halos makikita mo kung paano siya lumaki, no? So, ang bamboo, saan siya nabubuhay? 'Di ba sa dry, no? Mga dry na lupa, no? Ang ano din, ang cactus, ganun din. Meron din cactus na biglang tumutubo, magugulat ka, masyadong mataas, no? So, yun yung tinatawag na momentum. Dito sa networking, no? Dito sa networking. So, for example, nag-aaral tayo, no? So, ito ang sarili kong example ng momentum, no? So, nagkaroon ako ng momentum. Noong una, hindi ko alam kung ano yan networking. Ang tawag ko nga, hindi, downline, download. Sabi ko doon sa kay Ate Jenny, Ate Jenny, sige na ate, magsali ka na kasi ikaw na ang download ko. Hindi ko alam na downline pala ang tawag doon. Download. So wala talaga akong alam about networking. Ngayon nagpaturo ako. So sinabihan ako nung, ano, nung Diamond Director na merong promo noon. Sabi sa akin, bakit daw ako nag-join? So, kaya ako nag-join, sabi ko, kailangan ko talaga ng money kasi naubusan ako ng pera. Nahiya ako sa asawa kong manghingi. Nagkasakit yung nanay ko, yung credit card ko, lahat nasarado. Walang-wala talaga akong pera, as in zero ako ngayon. Sabi ko, hindi ko mabayaran yung credit card ko. Hindi ko alam kung paano ako kukuha ng pera. Hindi ko naman maibenta ang bahay ko, yung property ko. Hindi ko naman kaagad mabenta. Tapos may karamdaman pa ako. Sabi ko, talagang na-down ako noon. Walang-wala talaga akong pera. Tapos sabi niya sa akin, okay, so ang kailangan mo pera. Sabi ko, oo. Sabi niya, meron akong promo, sabi niya. Magbibigay ako ng ano ng price kung makakakuha ka, ganito ang sistema. Sabi ko, tingnan ko, no? So sabi niya, kung makakapag sale daw ako ng 6 na ambassador package within 2 days, or 30 packages within 2 days. 30. Nabaguhan ako. Hindi ko nga alam kung anong tawag sa downline. 30. Ano ba yung 30 na yung 30 nung katulad nung binili mo? Tatlong reserve, 30. Kaya ko kaya to? Tapos sabi niya, sabihin mo sa akin kung kaya mo. Kung hindi, i-offer ko to sa iba. So ako dahil gustong gusto ko, kailangan ko ng pera at saka
medyo ano din kasi ako, meron din ako ng parang guts, kaya ko to. Yung nanghingi ako, nagtatanong ako, ito yung sinabi mo, gagawin ko to. Pero hindi ko pa sure kung saan ako kukuha, sino ang bebentahan ko. Pero alam mo, pag ginusto mo pala, magugulat ka, may dumarating. So hindi ko alam, after one day, sabi niya 24 hours, hindi ako nakatulog. Kinikwento ko, ano ba ang mas maganda? Tagsi 60, lahat reserve, i-divide ko by reserve, or ano yung basic package ba gagawin ko, or yung ambassador package ba, supreme package ba, ano bang gagawin ko, hindi ko alam, or maglagay ba ako ng maraming new member. So hindi ko alam ang gagawin ko. So ang ginawa ko, sabi ko, kahit ano na lang, approach ako ng approach sa mga tao. Hindi nila kaya. Sabi ko, ano kayo, maghati kayong dalawa? Kaya nyo? Maghati kayong dalawa. Pinaghati-hati ko yung mga bubili, no? After one day, sabi nung ano, Diamond Director, sabi niya, ano, kaya mo pa ba or give up ka na? Kasi kung give up ka na, bibigay ko na to sa iba. Na ano ako, parang mapapahiya naman ako, hindi ko tumakaya, no? So, kinaya ko hanggang last day, wala, kulang ako ng isang ambassador, no? And actually, dalawang ambassador ang kulang. Sabi ko kay Janet, Janet, may pera ba tayo? Sabi niya, pamalengke lang. Pamalengke na lang. Bakit? Sabi ko, kailangan natin hiramin ko muna yung pera. Ibinili ko ng ambassador. Ngayon, kulang pa ako ng isa. Sabi ko, patay, paano ba yan? Sabi ko sa asawa ko, 9 o'clock in the morning, magsasarado na sa US, magto 12 o'clock na. Sabi ko, kailangan ko bumili ng ambassador. $1,000 ito. Pahiramin mo ako ng pera. Sabi niya, wala nga. Cheque, bibigyan kita. Alam mo, umuwi si Tad. Nagdala ng cheque. Ipinalit ko yung cheque. Ini-order ko. Nilagyan ko ng pera yung credit card niya. Ini-order ko. Dinakuha ko. Ngayon, ang Junes, hindi tinanggap ang credit card ni Tad kasi iba daw yung pangalan. No? Hindi ko pangalan. So, hindi tinanggap. Pero na-i-process ko. No? Alam mo, binigyan ako. After ng di, pinakita ko ito, naka-process, nangailangan ng mga picture, mga ID ni Tad, pinadala ko lahat. Na-clear ko yung ano, na-clear ko yung hinihingi nila. Pero God knows na wala talaga akong pera, no? So ngayon, di pinakita ko, tinawagan ako, ano, may ilang minuto pa, nakuha mo ba? Sabi ko, well done. Nakuha ko lahat. Sabi kong ganun, 3,000 points in 2 days. I got it, sabi ko. Sabi niya, sugoy, you're very good, sabi nung ano, no? Pero hindi pa ako naniniwala kung bibigyan nga talaga nila ako o hindi. Pero na-accomplish ko yung mission. Hindi ko alam kung magbibigay ba talaga to ng bonus. Totoo ba yun? Kasi wala akong alam eh. Hindi ko alam na yung networking magbibigay ng pera. Kung totoo ba yun. Pero God knows na wala akong kapera-pera. Alam mong nangyari? Hindi pumasok yung credit card. So hindi pumasok, ibig sabihin kulang ng 500 points. No? Pero dahil nasabi ko doon, sabi ng president, accepted. Pero hindi tinanggap ng main. So hindi nagastosan si Tad ng 1,000. Pero binigyan ako ng ano, ng nasa 75,000. Bonus ko lang yun in 2 days. So di, nakalimutan ko na yun. Basta sabi ko na, siguro hindi nakuha kasi hindi pumasok yung credit card ni Tad. Hinayaan ko na. Nung sinama ko yung friend ko sa isang event, di nagbibigayan ng price, no? May $100, $200. Tapos tinawag, ang number one na nakakuha ng price ay taga Philippines. Philippines? Tingin ako, wala naman ibang Pilipina. Ako lang, may kasama akong dalawang friend. Pilipina, sabi ko, sino kaya yun? Sabi ko, wala naman ako nakitang Pilipina dito. Mary Grace Stein, tinawag yung pangalan ko. Binigyan ako ng cash. Ginawang parang pamaypay. Nagulat ako. Sabi ko, ala, hindi naman pumasok yung ano. Pero, granted, God knows na wala akong pambayad. Hindi inaccept yung ano. Nasave ko ang 50,000. Binigyan ako ng ano, cash. Sabi ko, tatanggapin ko ba talaga to? Sabi nila, approved ka sa, dito sa Japan. Sabi ng president ng Japan, approved. Tanggapin mo yan. So, ito yung momentum. Dahil napili ako doon na number one doon sa ano na yon, nakilala ako. Ay, magaling yan si Grace. Alam mo yung na ano nila, na-discover nila na magaling din pala yan, no?
So yun yung naging momentum ko, kaya nakilala nila ako. Pag sinasabi, ay yan yung ano, magaling yan, yung Pilipina, magaling yan. Kahit mga Japanese sila. So yun yung tinatawag na momentum. So anything na gagawin mo, for example, pwede kang maging jade ng 6 months, no? Pero pwede kang maging jade in, halimbawa, isa ngayon, isa next month, isa dito, isa ganyan. Pwedeng ganon. So, hindi yun momentum. Nakuha niya? Naintindihan niyo? Halimbawa, in 1 month, nilagay mo dyan lahat, bigla kang, for example, executive ka, no? Ngayon. Then, ilang months, doon sa 1 month, bigla ka naging sapphire. Yun ang momentum. Nakuha niyo. Pero parehas lang yan. For example, in 6 months, naging sapphire ka. Paunti-unti mo nilagay, naging sapphire ka. Or, sa maiksing panahon, naging sapphire ka. Yun ang momentum. Nakukuha niyo. Naintindihan niyo, Joey? Agnes? Okay. So, ito ay strategy. So, bakit kailangan ito? Para makilala tayo. Ito na yung Chinese bamboo na nanahimik pero hindi nila alam magaling pala. Kasi kung paunti-unti, hindi ka na napapansin. Diba? Pero pag sabay-sabay mo yan, so ngayon, kaya diba sabi ko sa inyo, connect lang kayo. So, alam nyo na yung mga target ninyo, no? Pinalapit nyo na yung mga manok. Andyan na, malapit na sa inyo. Relationship close na. No? Kaysa, pa isa-isang manok, ngayon isa, sa susunod isa, hanggang isa. E kung nilapit mo na yan dito, tapos nilagyan mo ng tatlog, nahuli mo lahat ng manok. Diba? So, nakuha nyo yung technique. Yes, ma'am. Diba? No, don't worry na wala, na mahina lang. Pag pinakita niyo, pakita sabay. No? So yun yung tinatawag na momentum. Kaya nakikilala ang isang tao. Bakit nakikilala ang isang sports fan? Dahil isang beses lang, ang tagal niya, 10 years siyang nag-e-sports, hindi siya nanalo, tapos bigla siyang naging champion. Pero yung lagi naman nananalo, natatalo, natalo pa nung isang beses lang nanalo. Dahil merong tinatawag na momentum. Malupet. Di ba? Sabihin ni Joey, ang lupet. No? Simple lang pero malupet pala. No? Yun ang momentum. So, ito ay timing din. So, yung nagmo-momentum, may mga promo tayo. For example, in 3 months, pag naging sapphire ka, magkakaroon ka ng extra how much? Sabihin natin, extra ng $1,000 na extra or $1,500. So yun yung time na opportunity. Nakuha nyo? Yun yung opportunity. Na intindihan ninyo, Joey? Ano, Maribi? Yes, ma'am. So, yun ang pag-iipunan nyo na yung energy nyo doon nyo ilalagay. No? So ngayon, nag-aaral tayo, equip tayo para pag dumating yan time na yan, boom, dyan mo ipasok lahat sabay-sabay. Katulad sa SMD. 'Di ba in 3 months lagay ng SMD. 'Di ba? So momentum 'yun. But dito ang kagandahan dito, yung ilalagay mong momentum is meron kang relationship na yung mga taong 'yun ay may abilidad mag-business. Hindi lang basta mag-join. Because many people can join, ang bilis lang mag-join, pero people that will stay long, iilan lang. So ang nagsasucess yung may abilidad na ma-join mo but will stay with you for sa matagal na panahon sa iyong journey.
Pero yung magjo-join lang ngayon, may momentum ka nga ngayon, bukas wala na yan sila. Hindi yan, ano, hindi yan the best. Magjo-join sa'yo, kaya tatargetin na natin, yun ang, ano, yun ang quality. Quality na. Kasi minsan, ang dami mo nga na-join, ang iingay lang yan, no, mga wala namang, ano, magulo lang hanggang pati ikaw na i-stress, naguluhan ka na rin, no? So, ang target natin, quality lang. Mahina man yan, mabagal man yan, pag nilagay natin yan, mga quality na yan, sila na yung may mga ano doon. Katulad ng sinasabi ni Agnes na yung mga, ano, mga may-ari ng business na manok, no? So, si Maribik, yung mga kakilala ng asawa niya doon na mga, medyo may mga sinabi. So, kaya dyan, Joey, sa lugar ninyo, at saka yung family ni Joey, yun, isa yun doon sa iyong lugar. Ano mo yan? Tsaka yung mga leaders, no? So kasi one day, yan ang iyong manok. Ayaw mo ng manok na basta lang manok. Dapat pang sabong yung manok mo. Pang derby, di ba? Ay ma'am, okay. Sa dun ma'am sa momentum, pwede rin ma'am siguro na kahit na hindi ko hawak yung chok. Pero yung sa social media, yung nagpe-present ako, nag-ano po sa yung nagpapakilala. Pwede rin maging momentum yun ang magawa ko na sa video. Yes, momentum din. Yes. Yung hindi nila alam nag-aaral tayo everyday. Hindi nila alam. Ayun, siguro nakikita nila paunti-unti. Pero magugulat sila pag nandun ka na talaga. Diba? Yan nga yung nag-present nga tayo, wala pa nanonood nun, no? Wala pang gaya nanonood. Pero nagugulat na nga sila yan, nagsasalita kayo. Dati hindi kayo nagsasalita. That's also a momentum. Diba? Dati hindi mo mapagsalita, ngayon ang galing-galing na sa video para nang may ano, may drama, parang ganun, no? That is momentum. So, every small thing momentum. Gagawa ka ng ilang momentum na yung momentum once nakita nila, nagulat sila, ay wow, ang galing pala nito. 'Di ba? Ang galing pala nito. Ako for long time, Joey, hindi naman ako ganito, hindi ko alam 'tong mga 'to. Nagkaroon ako ng momentum dahil nasa Spain ako 3 years. 6 hours ako nag-aaral everyday. Hindi nila alam. Wala akong car. Nandun ako sa bahay, hindi ako lumalabas. Lakad-lakad lang ako doon. Everyday ako nag-aaral for 6 hours. Everyday. Everyday. 6. Kasi sabi ko 10,000 hours dapat mabuo. Pero masakit sa ulo yung diretso aral na ano, para mabagal. Hindi ako na nagkaroon, meron lang akong headphone. So yun nga, pag masakit ang ulo mo, yun na yung nag-umpisa na ng muscle. Di ba? Push up! Ang hirap, no? Ah, ang sakit! Mamaya may muscle ka na. Yun yung momentum, Joey. So anyway, so, kaya yan yung momentum. Then, number 7 is sacrifice. Diba? May momentum, sacrifice. Once na may sacrifice ka, nakita ng asawa na nagsasakripisyo, kita ng asawa ni Maribik na nagsasakripisyo, si Joey nangikita ng asawa niya, create ka ng leadership. May susunod sa'yo. Bakit? Nakita nila yung pagsasakripisyo mo eh. Diba? So, ba't kayo nandito everyday kahit may trabaho kayo, may ginagawa kayo? Kasi nakita nyo na nagsasacrifice ako to teach them. So, magsasacrifice din yung member. Ay, magsacrifice din ako. Yung teacher ko nga nagsasacrifice, magsacrifice din ako para ma-feel mo yung feelings, di ba? Di ba? Na ano nyo? Ako din, parang gusto ko rin. Ano, dedicated din ako. Dedicated din yung nagtuturo sa akin. Di ba, Agnes? So yun. Diyan sila maniniwala ako dito, susunod ako dito. Sunod ako dito sa nanay ko kasi nakita kong maghapon siyang naglalabada. No? Nanay ko. So, susundan ko. Then sunod, attitude. So yung attitude, always we listen, yung humble, we listen, we consistent. So, nandyan na. So, lahat ng mga companies, ang unang-unang tinitingnan yung attitude. Good attitude. Kahit nandyan na, kahit alam na natin, hindi tayo magyayabang. No? Kahit nandyan na, andito pa rin tayo to help, hindi tayo nagre-reklamo.
no? Sino may mga alam kayo na ng mga nagrereklamo, hindi 'yan nagiging leader. Mareklamo. 'Di ba Joey, may mga mareklamo doon sa lugar ninyo? Maririnig sa mga kilala niyo'ng mareklamo, hindi nagiging leader. 'Di ba? Wala nang ginawa kundi magreklamo na lang, lagi na lang may reklamo. Nakakita ka na ng leader na nagrereklamo. 'Di ba? So 'yon. Okay, and then sunod, the secret of our success is discovered in our daily agenda. No? Every day. Kapag walang nanonood, walang tumitingin sa inyo, ano ang ginagawa natin? Kasi meron dyan, nagpipicture lang, nag-aaral kunyari. Pero tanungin mo, wala namang alam, hindi naman pala nag-aaral. Nagpicture lang, event ang tawag doon. Nag-attend lang. Pero hindi naman pala nakinig. Diba? Andoon lang palagi. Ang daming nandoon, wala naman pala sila doon. Tulog pala sila or something, no? Hindi man sila nanonood, no? E lalo na doon sa mga walang mga replay, anong mapatututunan nila? Wala, no? So ito yung ano, 8, influence. Dapat meron tayong influence. Meron tayong navigation. Dapat marunong tayong mag-guide. Kasi pag hindi natin maiga-guide, hindi naman natin malilid. Marunong tayo mag-empower. Sige, kaya mo yan. Go. I'll support you. Alam ko kaya mo yan. So yan, empowering, no? Bibigyan mo ng power. Yon, kaya nyo. Sige, kaya nyo. Relationship. Very good relationship, no? Naintindihan mo yung feelings nila. Ano yung nararamdaman nila. Give and take, no? Timing. Kahit mabagal, okay lang. Basta right yung timing, no? So, itry natin. Pag hindi pa pwede, baka hindi pa ngayon ang right timing. Okay lang din magkamali. Then, momentum. Pipili tayo ng right momentum, no? Para makilala tayo. Kasi kailangan din na makilala tayo. Then, sacrifice. Ano ang isa-sacrifice natin? Yung iba, ang isa-sacrifice nila, yung oras nila. Yung iba, isa-sacrifice nila, yung pang-shopping nila, hindi na nila isinapping. No? Ang ibang sacrifice nila, yung birthday ng anak, hindi na nag-birthday. No? Kasi nandun siya sa Zoom. No? Yung party or something. Then, yung attitude. No? So, ito daw, ang tanong dito, do you have a daily plan to grow as a leader? Siyempre, leadership ba yung gusto ninyo or follower? Siyempre, leader siguro. Joey? Leader. Anong gusto ni Joey? Leader, di ba? Agnes, I'm sure. Leader. Maribig? Leader. Yes, leader. No? So, ayan. Ano ang daily plan natin? So, isusulat natin. So, daily plan, syempre, katulad ng nasa ating notebook, di ba? Yung calendar. So, do I have a leader growth plan for my team? So, sa team. So, kayo, team ko. But, Agnes, may team mo yan. Joey, Maribik, meron din kayong sarili-sariling team, no? Na small team. So ano ang leadership growth plan ninyo para sa team ninyo? So ako ang leadership growth plan ko, ito ini-equip ko kayo. So ito ay ang tawag dito, 'di ba? Copy and paste business. So itong ginagawa ko sa inyo, sinulat niyo 'yan sa notebook niyo, meron kayong copy, i-transfer nyo yan. Ipipaste nyo yan sa inyong member. Copy, paste. So, itong ginagawa natin, gagawa din kayo nito. Kasi magiging leader kayo. Diba? Gagawa kayo ng same. So, tama yun. Minsan, wala ako. Kayo-kayo. No? Gagawa kayo, magbabranch out kayo. Kasi yung roots, di deep. Pailalim. Kasi hanggat hindi nyo yan napipaste dun sa susunod, paano sila maipipaste sa kabila? No? Yung kinapi mo 10, ipinaste mo 8 lang, hindi yun paste, kulang yun. Diba? 10? Ipaste natin at least 10. 10 din. No? Kasi pababa. Kaya dapat yung leader laging nag-aabante pataas. Paano naman pag ano? Nakikipaghabulan pa? Ba yun sa nagpa-plant? Hindi, ano yun. Yung nakipag-abulan sa kanyang member, hindi ano yun. Yung leader. Nakipag-kompetensya sa member niya, hindi yung leader, no? Kasi mayroon bang magulang na nakipag-kompetensya sa anak?
di ba? Tayo ang nanay eh. Ako nanay, tatay si Tad, o kayo yung mga anak, o kayo din magkakaroon ng anak din, di ba? So, am I developing a leader culture in my organization? So, culture, ano yung culture na ginagawa natin? So, ito yung pag-aaral, yung pag-present, no? So, yung pag-a-attend, yung mga ginagawa nating activities. So, what are the evidence? Ano ang evidence ng culture? So, yung evidence, syempre, yan na yung may result or may picture kayo, di ba? Na ito yung nag-meeting kami, nag-zoom kami, di ba? Nakikita nyo, nagpo-post ako ng, eto, nag-meeting tayo. Syempre, nandun kayo. So, bakit nyo nakikita na may picture din ako doon? Para alam nilang, andyan kayo. Kayo yung main din dyan. No? Isiset nyo yung sarili ninyo sa stage. Kahit hindi tayo nagsasalita doon, isiset nyo yung sarili nyo sa stage. Sasanayin na. So, pag nag-post kayo ng mga grupo, di ba grupo, ilagay nyo rin yung sarili ninyo. Nakasama kayo doon na nanonood kayo. Then, makikita nila, malay ba nila kung si Joey ang nagsasalita o si Agnes or si Maribik or ako nagsasalita. No? So, sariling ano nyo rin yun. So, dito, nakita nyo na tong process, no? Naintindihan nyo to? Clear ba? Clear? Alright, so ito na-transfer ko to sa inyo. So, ito ay i-explain nyo rin to sa inyong mga member. Kasi, hindi ito maintindihan ng isahan lang, no? So, i-share ko pala tong video na to sa inyo. Nakalimutan ko. So, ayun, no? So, I hope na marami kayong natutunan today. Ang susunod natin is ang navigate. So, paano natin sila ina-navigate? Paano tayo na ang, ano, tayo na ang magda-drive ng car? I-navigate na. Ano natin about sa ano nga po to, ma'am? Ito? Process. Opo. Process. About ito yung processing. Processing. Okay. Thank you. Step-by-step process na natin ito. Alright, so I think that's it for today. Pag meron kayong mga questions, nakuha niyo. Okay. Alright, so that's it. Ayan, let's grow. Grow hard. Grow hard, no? Tsaka yung ating calendar, ayan, tinitingnan ko yung calendar niyo. Okay, so yung black calendar, susundan natin, no? Hindi naman ito ma-perfect natin. May mga ano din na i-adjust natin. But once na may tinitingnan tayong calendar, meron tayong boss. Okay? Nag-prepare na siya. Lulutuan ako merienda. Oh, nagluluto. Ayan, na-influence na ni Joey talaga. Ayan, hayaan mo, ano, Jacqueline. Soon, alam mo, ano, madami nang dadalhin yan, may taga-timpla na dyan, ikaw nakaupo ka na rin lang. Mag-hire na yan si, ano, ng, ano, si Joey ng taga-luto at taga-timpla. Someday, soon, no? Konting tiyaga-tiyaga pa. Nag-i-invest na sa'yo si, ano, may investor ka na, Joey, nag-i-invest siya sa'yo, no? Para hindi naman forever na siya ang magtitimpla. Next time, nakaupo na siya dyan, meron ka ng ka-table. May ka-table ka na. Sabi nga, si Tad nga daw, siya ang, sabi ko, ikaw ang aking number one customer. Sabi niya, hindi number one, only customer. Ay, oo nga pala, only customer. Hindi daw number one, only customer. Alright, okay, so that's it for today. Thank you, guys. Okay.